dami ko ngang napapanood sa YouTube na mga nagsha-share ng bag collection nila. So naisip ko, gawin ko rin kaya. Pero hindi naman ako nagfi-feeling artista, pero naisip ko lang, pwede ko rin ipakita sa inyo lahat ng mga bags ko, yung bag collection ko, pero mga bigay kasi ng artista. Usually, mostly lahat ng bags ko galing sa mga friends kong artista. So, dati talaga wala naman akong alam, wala akong pangarap na magkaroon ng mga mamahaling bags talaga. Happy na ako dati, naalala ko nang nag-start ako sa ABS, nakikipag-agawan ako nun sa mga hawk bags, yung mga backpacks na gano'n. Sobrang, ang saya-saya kaya ng mga bags na yun. Pero, nung tumagal na, nagkaroon ako ng mga friends na artista. At totoo, ang dami na pala talagang generous na artista. At ang kauna-unahang bag na mamahalin na napa sa kamay ko ay bigay sa akin ni Casey Concepcion. So, ito siya. Itong Louis Vuitton na limited edition daw na parang epi-leather yata ang tawag dito kung tama ako. So, bigay ito sa akin ni Casey Concepcion. Ito ang kauna-unahan kong branded na bag. Ang kwento nito nakakatawa kasi nung may show kami dati na Simply Casey, nakikita ni Casey yung bag ko dati na kulay red din na malaki, as in parang tote bag na malaking red. Na wala naman siyang brand, nabili ko lang sa mga mall. Diba pag tayo pumunta sa mall, yung sa mga department store or yung sa mga stalls, may nakita tayo magandang bags. Binili ko lang yun doon. Tapos, sobrang antagal ko na siyang ginagamit. So, yung handle noon medyo pasira-sira na ganyan. So, si Casey, sa isang taping namin, nung pagkagaling niya abroad, sinurprise niya ako. Pagdating ko ng dressing room, nawawala yung bag ko. Tapos lahat ng gamit ko, nakita ko, nandun sa parang table niya, dun sa dressing room. Sabi ko, asan na yung bag ko? Akala ko pinagtitripan lang ako nila Cassandra. Yun pala, meron na daw siyang bagong bag for me. Ito ng first Louis Vuitton ko na to. Ito yung bigay niya. Hinan-carry niya pa daw talaga to mula sa isang Louis Vuitton store na binili niya abroad. Nung pa-uwi siya, hinan-carry niya kasi sobrang special nito kasi ibibigay niya nga daw sa akin. So, nung nabili niya daw to, parang isa na lang daw to dun sa store, tapos display na lang. So, para mabili niya to, bumili pa siya ng ibang mga bagahe, ibang maleta ng Louis Vuitton para daw mabili niya to. So, eto. Unang-unang branded bag ko, may first Louis Vuitton galing kay Casey Concepcion. At saka syempre, mula kay Casey, hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat, lingid sa kaalaman yung lahat, ang dami-dami-daming binigay sa akin ni Chris Aquino na bag mula nung nagkatrabaho kami. Actually, nag-start kami mag-work ni Chris yata sa nagkatrabaho kami sa Boy and Chris, sa The Buzz, pero nabigyan niya ako ng kauna-unahang bag from her noong naging head writer niya ako for Chris TV noong 2011. So, ito yung unang bag na binigay sa akin ni Chris Aquino. First episode ng Chris TV, live yon. Bago kami mag-live, naalala ko, naglalakad si Chris na ganun. Sabi niya, Darla, dahil first episode natin, I have a gift for you. So, ito ang binigay sa akin ni Chris Aquino. Itong Louis Vuitton na ito na sobrang tibay naman in fairness. Na-realize ko lang yung mga mamahaling talagang bags. Medyo may kabigatan kahit walang laman. So, eto, nilagyan ko lang ng twillies para hindi madumihan agad yung strap niya. Kasi syempre, napakapawisin ko. So, eto yung bigay sa akin ni Chris. Tapos, nilagyan ko lang siya ng mga palaman na unan. Ayan. So, yung mga bags ko, dito lang siya sa office, nandito sa parang cabinet niya. Tinanggal ko lang silang lahat sa kanilang dust bag. Kasi napanood ko sa isang vlog ni Heart. Hi Heart! Napanood ko sa isang vlog ni Heart na yung mga bags niya daw, tinatanggal niya sa dust bag. So yung mga dust bags ay nasa loob lang ng bag. So ito ay bigay sa akin ni Chris Aquino. Ito namang isang Chanel na to. Ang kauna-unahan ko ring Chanel ay galing din kay Chris Aquino. Si Chris kasi talagang namimigay siya sa lagi ng bags. Actually, hindi lang puto ako ha. Lahat po nang naging close kay Chris ay napakarami ng bags na nabigay ni Chris. Hindi lang po talaga ako. Siguro ako nga, kung tutuusin, parang wala pa ako sa kalingkingan ng mga nabigyan ni Chris ng mga bags. Pero ito, first Chanel ko. Walang okasyon. Usually, nagbibigay siya pag birthday ko, binibigyan niya ako ng bags, pag Christmas. Pero marami rin moments na walang okasyon. Bigla na lang siya pag nasa bahay niya kami dati after ng taping. Bigla siyang aakyat sa room niya. Tapos pagbaba niya, oh, yours na. So ko, oh my God, thank you. Chrissy, thank you. So ito yung first Chanel ko. Galing yan kay Chris Aquino. Itong dalawang Balenciaga ko, ito ay galing din kay Chris Aquino.
So, akalain mo ba, dati nga hindi ko alam kung ano yung Balenciaga, pero ngayon nagkaroon ako ng Balenciaga. Thank you. Itong dalawang to, galing din to kay Chris Aquino. Actually, meron pa akong Balenciaga na version na parang ganito rin, pero gold. Yun ang gold na yun, nasa sister ko yun. Kasi sabi ni Chris lagi, share your blessings. So, yung mga bags ko, sinishare ko rin sa sister ko. So, wala dito gamit ni Hannah. So, na, ayan. So, may purple at saka may beige. May cream na Balenciaga na CD from Chris Aquino. Ayan. So, mula nung naging close ko si Chris, dun lang ako na-orient talaga sa mga pangalan ng mga branded na bags. Pero that time, hindi pa talaga ako nakakabili ng sarili kong bag. Lahat ay bigay lang sa akin. So, ito ring red na Prada na to, bigay din sa akin ni Chris. Isa rin to sa mga bet na bet kong gamitin. Meron din tong strap para kung gusto mo siyang ilagay sa shoulder, pwede. Ay, ito pala yung isang box ko ng... Ang tagal kong hinahanap tong ano. Ang tagal ko nang hinahanap tong... Ano ba yan? Nandito lang pala. Tagal ko na itong hinahanap yung isang Prada na wallet ko. Nandito lang pala. Hindi ko lang siya matandaan na dito ko nilagay. Anyway, ginawa ko pala siyang palaman. Sinisisi ko pa yung sister ko kung saan namin nilagay. So, ito nga. Pwede mo siyang dali na pa ganyan. Pero ako, dahil ang laki ng mga braso ko, minsan mahirap magbit-bet ng bags na pa ganon. So, meron din tong strap. Ay, nawawala yung strap. Saan yung strap niya? Eto, akala ko na wala yung strap. Eto yung strap niya. So, lahat din ng bags ko, nakikita ko rin sa lahat ng artista vlogs, nakikita ko yung mga bag collection nila. Lagi din itong merong mga silica gel. In all fairness, effective talaga siya para hindi nagmo-moist yung bag. Ayan. So, lahat ng bags ko merong ganun sa loob. Tapos, syempre, ito sa mga gilid-gilid, nilalagyan ko rin ng mga silica gel. Ano ba yung ilamok? Ayan. Nilalagyan ko ng mga silica gel sa gilid-gilid para hindi nagmo-moist. So, eto siya, meron din siyang strap. Nilalagay mo lang dito. Ayan, para dun sa mga ayaw naman magbitbit lagi sa bra, sa kamay nila, para naka-shoulder. So, isa to sa mga pinakagusto kong style kasi sakto rin yung laki. Kasi ako pag nagdala ako ng bag, lagi akong maraming bitbit na gamit. Lagi ko nga sinasabi sa mga bag rate ko, hindi naman ako tulad ng mga artistang napakagaganda na hindi na kailangan ng props. So ako kailangan ko ng malaking bag lagi. So ito, meron siyang strap para pag gusto mong ganyan yung dala or gusto mong nakasling, pwede. So itong red na Prada na to ay syempre galing din kay Chris Aquino. Actually, pero syempre nagpaalam ako kay Chris ha. Nagpaalam naman ako bago ko ipakita sa inyo to at sabihin ko lahat ng mga pinamigay niya sa akin. Nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi ko, Chrissy, okay lang bang sabihin ko na bigay mo yung mga bag ko? Sabi niya, okay lang naman daw. Sabi niya nga, dadagdagan niya pa daw. Charot! So, eto yung bag na bigay ni Chris na red. My first never full. Ang kauna-unahan kong never full, galing din kay Chris Aquino. Malaki siya actually. Ang laki-laki ko lang talagang tao, kaya parang ang liit tingnan sa akin. Pero medyo malaki na rin yung size na to. Ito yata yung nasa mid. Meron pang mas malaki, pero ito yata yung sumunod. So ito yung kauna-unahan kong never full na bag na Demi from Chris Aquino din. Ayan. So syempre may mga palaman ng mga... Yung mga unan ang nilalagay ko dyan. Yung mga giveaways na unan sa mga taping. So, nung syempre na tumagal na tayo sa pagtatrabaho, kahit papano, nakaluwag-luwag na ang bakla, nakaipon na. First time ko mag-abroad, kahit medyo alam kong hindi makatuwiran, pero mahal, bumili ako, kauna-unahan bumili ako ng brand new na bag for myself. Nung nag-abroad kami noon sa airport ako bumili, itong Gucci na to. Ito naman, ito hindi to bigay, ito ang kauna-unahan binili ko na galing sa katas ng pagtatrabaho ko. Ito yung kauna-unahang branded bag na binili ko nung hindi ko na maalala, siguro mga 2013, 20, hindi ko maalala. Basta sa first out of the country ko, para lang may souvenir ako dun sa pag-abroad ko, ito yung kauna-unahang binili ko, itong Gucci na to. Siyempre, hindi nauubusan ng paandar si Chris. Itong Prada na to ay galing din sa kanya. Ayan. Purple din kasi alam niya mahilig ako sa purple. Bigay din to sa akin ni Chris Aquino.
Di ba, ang daming binigay sa akin ni Chris. Grabe. Kasi naman, kung makikita nyo talaga, nakikita nyo naman siguro sa ibang mga videos namin dati sa Chris TV or sa vlogs ni Chris. Sobrang dami niyang bag. So, ayan. Sinishare niya naman kasi lahat yung mga gamit niya sa lahat ng mga friends niya. So, ito, bigay din to sa akin ni Chris. Tapos, nakakatawa, sa isang gathering namin sa bahay ni Chris, nandun si Chef Laura Bell. Tapos sabi ko, Chef, ang taray, ang cute ng bag mo, Chef. Ang cute, Prada, tapos may teddy bear. Naloka ako. Si Chef Laura Bell, yung may-ari ng mga Corazon, ng mga Elias, ng mga restaurants, bigla siya nagpahanap ng paper bag kasi yung laman ng bag niya, nilagay niya sa paper bag kasi yung sinabi ko ang ganda na bag na nagamit niya, binigay niya sa akin. So, ito naman yung Prada na yon. So, ito yung Prada na parang tote, bigay sa akin ni Chef Laura Bell. Meron din tong strap para pwede mo siyang sling nasa loob. So, dito lang ikakabit. Ayan. Bigay naman to sa akin ni Chef Laura Bell. Ayan. So, syempre, nagkaroon ako kahit papano ng mga branded na bags. Natuto naman akong bumili online. Natuto akong bumili pag pumunta ako lalo na sa Japan kasi maraming mura. Pero syempre, ang mga binibili ko, puro second hand lang. Doon lang muna tayo sa mga second hand kasi hindi ko kaya talagang bumili ng brand new except doon sa Gucci na yon. Pero ngayon, ayokong bumili ng brand new kasi masyado siyang mahal, best. So, bili lang ako ng bili ng second hand. So, ang nakakatuwa, yung friend ko sa Japan na shopper, si Naomi 86, basta si Naomi sa Instagram, eto yung link niya sa Instagram. Ang dami kong nabibili sa kanya na bags. So, yung pangarap ko dati na bag, na Chanel, na classic na black, ito, binili ko to kay Naomi. Pinahanap ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pangarap ko talaga magkaroon ng black na Chanel. Kasi pag mga formal, pag mga party, or pag minsan nakakapunta ng awards night, gusto ko naman ma-experience magbit-bit ng Chanel. Kasi ang lakas maka-social. Charot! Second hand lang din to na binili ko. Pero finally, nagkaroon ako ng pangarap kong bag. So, single flap lang siya na Chanel. Tapos, ayan. Ito yung pinaka, actually ito yung pinakamahal kong binili. Second hand na nga siya, pero ito yung pinakamahal kong binili na bag. Tapos, sabi ko nga kanina, pag nagja-Japan, grabe talaga pag nagpunta kayo sa Japan, ang dami niyong mapupuntahan na stores na nagtitinda ng mga second hand na gamit. Sa mga tulad ko lang ha, na hindi naman afford bumili talaga sa actual stores, ang dami talaga, mag-Google lang kayo pag nasa abroad kayo, mag-Google kayo ng mga second hand shops na mga nagtitinda ng branded bags. Sa isang travel ko naman sa Japan, ito, nabili ko to kasi cute na cute din ako dito. Ano nga bang brand nito? Ito ay, oh, ito in fairness, hindi rin to bigay sa akin. Binili ko rin to, pero second hand lang din. Ito na to, ito mga huling Japan ko na. So, YSL. Itong YSL na bag. Ayan. Ang cute-cute niya din. So, para may additional black bag lang ako. Meron din to. So, meron din to, syempreng strap. Meron din siyang strap. Para kung gusto nating nakasling. Pwede mo siyang bitbitin ng ganyan. Pwede mo siyang bitbitin ng ganyan. At kung gusto mo naman ng mahaba, ayan. So, ayan. Ang ganda rin itong Yves Saint Laurent na bag na to, YSL. Ayan. Wow! Yun daw yung basa. Syempre yung mga basa naman sa mga bags, marami pa rin akong hindi alam. Nalalaman ko na lang, kakasama ko sa mga artista at kaka-bag rate ko. Kaya ko nalalaman. Kasabay nitong bag na to, medyo nag-splurge ako noon, bumili rin ako nitong Speedy na to. Hindi ko alam kung anong tawag, bandul something. So, gustong-gusto ko rin talaga magkaroon ng ganitong bag. Tapos, pero yung ibang version kasi nito, as in, ganyan lang yung handle, ganyan lang siya bit-bitin. Pero syempre, alam nyo na, ang gusto ko, may sling. So, pa-sling bag siya. So, meron din siyang strap. May kukonect mo lang dito sa side. So, para na mahaba din siya. Tapos, syempre, ito, bigay naman to sa akin ng isang friend ko from Japan din. Meron din silang, parang nagla-live selling din sila sa Facebook eh. At saka meron din silang Instagram account. Yung Lucky JP Authentic sa Instagram. Bigay lang nila sa akin to. Nagandahan ako kasi marami ako nakikita nito na maliliit na version. Tapos, sa kanila lang ako nakakita nitong malaking version na to. Ayan. Tapos, ito namang nasa baba. Itong sling bag na to na Gucci naman, yung mga pang daily-daily. Halimbawa, pag nag-shooting sa labas, nag-taping sa labas, syempre may strap din to, mahaba. Tapos pag yung konti lang yung dadalhin, so naka-sling bag. Itong sling na to na Gucci. Ayan, isa rin sa mga gamit na gamit ko, pag rumarampa na konti lang yung dala ko.
So, ayun. Pero syempre, aside from Chris Aquino, aside from Casey Concepcion, meron din akong bags. Nabigyan din ako ng bags ni Pokey, ni Pakwang. Nabigyan din ako ng bag ni Charlene Gonzalez. Pero yung nabigay sa akin kasing bag ni Pokey at saka ni Charlene Gonzalez ay nasa Cavite, nasa bahay naman sa Cavite kasi pinapahiram ko rin sa sister ko. So, sila yung gumagamit. So, lately nga, nakita niyo naman, isa pa sa ang dami rin nabigay sa akin, Miss Rhea Tan, si Ate Rhea Tan, from ano, Beauty Derm, yung may-ari ng Beauty Derm, at ang nabigyan niya na rin ako ng bonggang bags. So, ito namang Louis Vuitton na to na Demiade na parang laptop bag na syempre meron din tong ano, may sling din to, may strap din. Bigay to sa akin ni Miss Rhea Tan na syempre makikita nyo ang dami niya rin sinesell na bags ngayon sa A-List Avenue. So hanapin nyo lang tong A-List Avenue sa Instagram. Ang dami-dami niyang bonggang bag. So swerte ko kasi nababahagian ako doon para daw lalagyan ko ng laptop, ganyan and all. Pero syempre ako, lalagyan ko ng laptop. Ginagawa ko na rin talaga syang parang ordinaryong bag. Tapos ngayon naman, ito, nakalabas to dito kasi ito yung ginagamit kong bag as sa ngayon na hindi naman nakakalabas, pero nung huling labas ko, ito ang ginagamit ko. Ito naman ang kauna-unahan kong Goyard na bag, na never full ng Goyard. Ito rin ay bigay din sa akin ni Miss Rhea Tan of Beauty Derm and from A-List Avenue sa Instagram, bigay lang din to sa akin ni Ate Rhea. Sobrang ang saya niya lang kasi ayan, ang dami kong nalalagay na laman. Siyempre, dahil nga ito nga yung gamit kong bag, lagi tayo may dalang vaccination card. Fully vaccinated since May. Bongga. At ang gusto ko dito kasi pag yung mga Goyard pala ng ganito, yung mga mamahaling bag, lagi sila may kasamang parang purse. So, eto, may kasama siya, naka-attach na sa kanya. At nakita ko lang, isegue ko na, ito namang, syempre, Goyard yung bag. Feeling din ako, social climber, pero bigay nga lang lahat, halos. Pero Goyard yung bag, ito naman ang gamit kong wallet ngayon, ay Goyard din. Nakita nyo na to, parang vlog ko na to dati, na kung paano magpaswerte ng wallet. Hanapin nyo lang, meron akong vlog doon kung paano nyo ayusin yung pera nyo para swertihin. Base sa turo sa akin ni Chris Aquino, ni Sharon Cuneta, may vlog ako noon, hanapin nyo lang. Pero itong ang red na wallet na Goyard na to, ay bigay din sa akin naman ni Chris Aquino. So aside dun sa mga bags doon, kasi syempre ginawa ko namang office nga itong isang kwarto dito sa bahay, itong cabinet na dapat pang clothes, dito ko muna nilagay yung ibang bag. So, kung akala nyo kanina, ang dami nang nabigay sa akin ni Chris Aquino, di ba? Wait, there's more! Kasi dito naman, eto, andito yung ibang bags. So, nakita nyo, inaris ko na rin silang lahat sa dust bag nila. Yung dust bag nila ay nasa loob lang. So, andito yung ibang bags, andito yung ibang wallet. So, ito naman, nung time na napansin ni Chris na wala akong backpack, so, binigyan niya ako ng Louis Vuitton na backpack. So, ang bongga-bongga nito na binigay sa akin ni Chris Aquino. My first mamahaling backpack from Chris Aquino. Siyempre, LV na monogram. Ang bongga. At syempre, dahil nakita niya meron akong LV na monogram na backpack, isang birthday ko, binigyan niya rin ako ng isang LV na Demier na backpack, na granite naman, itong gray. So, ito naman, galing din to kay Chris Aquino. So, second backpack ko to from Chris Aquino. So, ito naman, bigay naman to ng kuya ko, si Kuya Arvin. Actually, si Casey yung kauna-unahang artista na nagbigay sa kanya ng mamahaling bag. Pero ang pinaka-kauna-unahan ko talagang Louis Vuitton ay galing kay Kuya, kay Kuya Arvin na nasa Ireland. Pero hindi ito yon. Yung isa pang messenger bag din na parang ganito. Pero nasa Cavite din yon, parang pinapagamit ko naman kay Daddy. So, ito, bagong version ng messenger bag, binigyan din ako ni Kuya Arvin ng bag. From, ay, ang dumi. Nadudumihan yung mga bags ko, lilinisin na lang. So, eto, bigay din ni Kuya from Ireland. Inuwi niya sa akin ng isang uwi niya. So, ayan. Very panlalaki. Charot. Pero bongga-bongga, nalalagyan siya ng laptop din at saka ng iba kong gamit. Tapos, yung iba, ito, mga to, binili ko rin to. Itong mga, para mga vintage na Gucci na to, nalalagyan ko ng laptop na parang tote din. Galing naman to. Nabili ko rin to kay Naomi sa Instagram. Tapos, itong Gucci, ito laspag na laspag na laspag na sa akin itong Gucci, ay Gucci, itong Prada na to, sobrang laspag na sa akin to. Kasi sobrang ano nito, sobrang ang daling bitbitin, tapos ang laki niya, ang daming malalagay, tapos meron din siyang strap. So, ayan. Meron pa dito ibang bags. Ito naman, itong Prada, binili ko din, itong Gucci na to, binili ko lang din to sa isang friend namin na taga-ABS na nagbibenta. Again, puro second hand. Tapos, syempre, bumili din ako ng
bumili rin ako ng overnight bag. Ayan. Itong Kipal na to. Binili ko rin to kay Naomi. Nakita ko lang sa kanya. So, naka-fold niya. Kasi syempre, hindi naman tayo nakakapag-overnight ngayon. So, hindi ko lang din siya nagagamit. So, nandito lang yan siya. Ayan. Ito naman, Valentino. Valentino na bag. Bigay lang din sa akin ng isang friend ko from Instagram. Galing sa kanila to. So, bigay lang niya. Ang ganda. Hindi ko na rin masyadong nagamit kasi nag-pandemic na. So, ayan. Tapos, eto rin. Itong Louis Vuitton na Epileather na to. Pinalitan ko lang yung strap. Hindi ito yung actual strap niya. Pero pinalitan ko ng strap. Pero yung strap niya nandito naman sa loob. Ito yung strap niya. Ang bongga-bongga din ito. Lalo na pagpupunta sa party or yung konti lang yung bibit-bitin mo. At ito naman, binili ko. Second hand din, syempre. Binili ko lang to sa Japan ulit sa Don Quixote kasi ang daming mga branded na bags sa Don Quixote. Doon sa top floor nila, nandun yung mga branded na bags. Tapos, swertihan lang doon, makahanap ka ng mga wala masyadong damage, tas mura yung mabibili. So ito, nabili ko to doon, itong Louis Vuitton na to. Ayan, na Epileather din. Parang ganito yung bigay sa akin ni Casey, yung red, pero ito yung maliit na version ng black. Ayan, ang swerte-swerte ko talaga kasi ang daming nagbibigay sa akin ng bags. Meron din ako mga clutches. Ito mga YSL clutches na to. In all fairness, ito, bigay ito sa akin ni Bernard Cloma. Ng pang party-party. Pagpupunta ka lang sa parties, ayan. Na nung nagtingin ako nito, mahal pala ng ganito pag binili mo. So, buti na lang binigyan ako ni Bernard nito ng clutch na pang party. Ayan. Tapos ito naman, bigay sa akin ni Ali. Isa ko ring friend. Friend din namin nila Chris. Isa rin siyang clutch. Para pagpupunta ka sa party, ganyan. Ayan. Tapos, syempre, meron din ako mga ganito bags. Yung mga kailangan natin na maliliit lang na bags, di ba? Yung ganyan, mga sling na Gucci na Soho ba tawag nila dito. Ayan. So, andito naman yung ibang wallets. Pero mostly ng wallets ko naman ay galing din kay Chris Aquino. Pero meron din ako ditong binili na wallet na medyo, na Louis Vuitton. Na first time ko rin bumili sa shop ng Louis Vuitton. Sa mismong tindahan ng Louis Vuitton. First time ko makabili. Hanggang wallet lang po yung kinaya kong bilhin. So, itong wallet na to. Ito lang din yung nabili ko doon. Kasi nga, hanggang wallet lang ang kaya ng powers, ang kaya ng budget. So, yung ganitong wallet na monogram din, binili ko. Ayun. Ang kahuli-hulihan, ang pinakabago sa lahat ng bags ko, ay itong On The Go ng Louis Vuitton. Galing naman to kay Ate Rhea pa rin. Galing to sa A-List Avenue. Hanapin nyo yung A-List Avenue sa Instagram. In all fairness, marami rin silang na-offer. Ito, nakikita ko lang to dati, 2019. Nakita ko na may bit-bitin to sila Regine, sila Jaja, sila Kim. Nung nag-asap kami abroad, sabi ko, ang ganda naman ng mga bag. Ang lalaki ng mga Louis Vuitton. Hindi ko naman akalain magkakaroon ako nito. Tapos balita ko, parang nag-stop na daw yung Louis Vuitton sa pagpuproduce, sa paglalabas ng ganitong bag. So papunta na tong collector's item. Sabi lang ng A-List Avenue. So, masaya dito kasi ang daming siya, ang daming may ilalagay. Tapos, ayan, may reverse side. Tapos, meron din siyang long strap para kung gusto mo naman siyang bit-bitin sa shoulder. Ayan. In all fairness, diba? So, ayun. Yun lang yung ano, ito lang yung mga ilan sa mga bag collections ko na bigay sa akin ng mga artista na napakaswerte ko lang. Thank you, Lord, na ang dami talagang mga generous na artista, ang dami kong generous na friends na kung hindi naman dahil sa kanila, hindi naman ako magkakaroon ng mga ganitong mamahaling bags. So, ayun. Pero syempre, wala lang. Feeling ko lang. Gusto ko lang din mag-share sa inyo ng mga nabigay nila sa akin. And away na rin of saying thank you sa kanila, lalo na kay Chris Aquino at saka kay Ate Rhea Tan sa dami na nabigay nila sa akin. So, thank you so much. Ayan, pero ngayon nga, dahil pandemic naman, hindi nagagamit yung bags. Pero wala lang, nakakasaya lang silang tingnan. Akalain ko ba naman na dati nga, hindi ko alam ang spelling ng Louis Vuitton. Nung wala pa ako sa ABS, hindi ko naman alam paano basahin yung Louis Vuitton. Hindi ko alam yung Guyard, yung Gucci, yung mga Prada na yan. Wala akong kamalay-malay dyan dati. Pero ngayon, nagkaroon ako. Thank you dahil sa trabaho, dahil sa mga naging kaibigan ko sa work. Sana nag-enjoy kahit papano sa pagpapasilip ko sa mga bigay ng artista bag collection ko. Hanggang sa susunod na vlog, so please subscribe na rin sa channel ko. Thank you!